Magandang araw po. Welcome back to my channel, Dennis Jimenez. Nandito na po tayo sa ating harap ng bahay. Ang ginagawa po natin ay nagpipintura po tayo ng ating gate. Ito pong ating gate na to ay matagal na po yan na ikabit. So magpo 4 years na po yan. Pinakontrata po natin yan. Pinakontrata po natin. Ginawa. Kaya yung bakal na ginamit, mumurahin, madaling kalawangin, mahal pa ng singil. Binong mo, yan lang po yung ginawa. Pero maganda naman po yan. Ayan. Tsaka yung barandilya, tsaka yung utility gate na maliit, tsaka yan. Magpo 4 years na po yan. Pero I'm not satisfied sa paggagawa sa 40,000. Kasi nung ginawa po yan, wala po tayo dito. Hindi po natin nabantayan. Tapos, hindi ka agad nilagyan ng epoxy primer na ganyan. Yung kulay gray, yung nakikita nyo po, yun po yung epoxy primer. Inilagyan ka agad nila ng pintura na enamel ka agad. Parang tinipid. Eh, palibasa yung boss natin ang nagbantay. Kaya. Pero, kailangan lang po talaga alagaan lang po sa pintura para medyo tumagal. Ayan. So, yung kulay gray po na nakikita nyo, epoxy po yun ha, epoxy primer. Ito po yung brand. So, magpipintura po tayo ngayon ng ating gate para imamatch na rin po natin ng kulay sa moldura tapos ng beige yung square na nasa gitna. Ayan. So sa 40,000, sa 40k na pinagawa namin na gate, ang cover niya na ginawa, ayan, ito pong nakikita nyo na yan. Tapos yung main gate, tsaka utility gate, tsaka yung nandun sa taas na yun, no? Ayun po, 40k na po yun. Sana ako nalang gumawa, no? Baka may kickback pa ako. Kaso yung boss nagpagawa, ayan. So, we suggest na lang na pinturahan na lang po natin ng same color ang kanyang gate para mag-match po. Ayan. So, malapit na po tayo matapos. Ayan. Nasamahan niyo po ako magpintura. Siya nga pala yung pinturang gagamitin natin dito, yung kulay orange. Gawa po ng naka-epoxy primer na po yan. Parang bato na rin po yan na matte. Marami tayong sobra ng rain or shine na paint na kulay orange. So yun na lang din po gagamitin natin. Kasi rain or shine, rubberized naman po para makoat na rin po tong gate na waterproofing. Pwede naman po. Ayan po siya. Ang quality niya. Ay pagkamat, pagkaginamit niyo po dito. So tara, ituloy na po natin, lagyan na po natin ng beige dito. Tingnan nyo po yung resulta, kung maganda. Kayo na po humatol. Ayan po sila. Kaway ka na muna, Pintor, Mr. Pintor, si Jopet Jimenez. Tambal pa yan, Jimenez yan. Ayan. Ayan, matatapos na, malapit na. Ayan po, matatapos na, malapit na. Maraming salamat nga rin po pala sa aking mga subscriber. Tsaka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi po dahil sa pagdami ninyo, hindi po tayo sisipagin mag-vlog, mag-share kung ano po yung ating mga ginagawa ngayon. Nakapupulutan nyo din naman po ng aral. O tara. Guys, bawasan muna natin yung tumubong halaman dun sa harapan para mapinturahan natin maayos. Muna po natin tumangga. Hindi na po daw natin puputulin kasi mas gusto daw ng may-ari na may mangga dito sa harapan ng bahay nila. Di baling lumaki ang sanga eh, pader lang yan. Mas importante daw sa kanya yung puno.
Ayan, tali po natin para hindi siya mapinturahan yung lamin. Three years na daw itong mangga niya. Guys, ayan o, kinakalawang. So, titik-tikin natin yan, tapos lalasunin po natin ng panlason. Panlason sa kalawang. Ito guys, so yung dragon fruit, malaki na siya, kaya ayaw nang papalitadahan din sa kabila kasi may tumubo na rin. Nakakapit po siya sa wall. Ayan. Kaya ito, pipinturahan lang din natin, iiwas na lang doon. Kaya mo na. Mas importante po yan. Pintura lang po yan. Ito pong bugambilya, madali lang naman pong dumami yan, kaya okay lang natriman natin ng marami. Mas may pakinabang po ang dragon fruit. Ingat nga lang po, maraming tinik. Guys, nagpipintura na tayo ng candy top sa wall, tsaka yung nasa gitna ng bakal. Guys, merienda muna tayo ng mais. Sarap. Guys, may pusakal. Pakainin natin ng mais. Kawawa naman ang payat. Kawawa naman yung pusa, ang payat na. Pusakal. Iwasan mo yung ano ha, ugat. Huwag mo nang ano yun. Ayan na po, malapit na tayo matapos. Kaya nga po, kaya pala po ganito ang kulay pinili natin, dahil this is a Arabic team, Arabic house. The owner is from the, they work in a Arab country, so almost 70% ng bahay ay galing po sa Arab country yung pinanggastos. Kaya as a remembrance from the, they work in a Arab country. Ayan, Arab color, pero yung medyo ang problema ay tumama sa camellia house yung kulay. Hi Epot, ayan po si Epot, ang ating magaling na pintor. Oh, yes, yes, siya mga, siya mga. Training ground po ni Epot yan, papuntang Poland po yan.
Ayan. Guys, ito yung napinturahan na, yung ibabaw na lang hindi kasi medyo basa pa yung moldura doon. So, tapalo na lang 'yon, pero magkakabit na po tayo ng ilaw. Para sa ating utility gate, kabit po natin. Ganda klase pang outdoor, may rubber para hindi pasukin ng tubig. Ganyan pong wall lamp sa Wilcon ko po binili. Mura lang po yan, 539 po ang isa, 539. Tapos inilagyan po natin ng 3 watts na ilaw. Maliwanag na po yan sa gabi. So, i-connect na po natin sa loob. Tap natin. Actually, yung ito, yung sa light pillar, we plan to put in the top. Pero parang mas maganda dito sa side kasi at least may ilaw po yung kalsada. May ilaw din po tayo dito sa kalsada pagdubaan. Kasi pag sa taas po, although 360 degrees po yung may ilaw niya, may ilaw na po dun sa loob na dalawa. May ilaw na rin po dun sa ilalim ng terrace, kaya mas maganda naman po dito sa kalsada naman may ilawan. Para habang pumapasok kayo, may ilaw po yung ano, yung susian, makikita nyo. Ayan. Tapos na po na pinturahan. Ganda na. So, ayan po. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan nyo po ang aming videos ngayong araw na to. Huwag nyo po kakalimutan, Dennis Jimenez. At kung may katanungan lang po kayo, mag-leave lang po kayo ng message sa aking baba ng aking link. Sasagutin natin po yan kung may mga question po kayo sa materials at kung ganito paano paggawa, sasagutin po natin yan. Kaya maraming salamat po. So tapos na tayo sa bakod, napinturahan na natin lahat. Yun na lang pong balance sa moldura nito kasi basa pa, kalalagay lang po kanina umaga yun. Madali na lang po yun, pero patuyuin po muna natin bago po natin lagyan ng pintura po nung kulay orange din, ha, moldura eh, para mag-uniform po sa baba. So abangan nyo po, interior tour view yung finish, yung accomplishment natin sa loob. So ayan po.